tayo ng styrofoam para yun ang ididikit natin sa loob o sa likod ng headband. Dapat medyo manipis para hindi lumampas sa lapad ng headband. Gagamit tayo ng 3 pirasong maliit at itabi na lang natin ang sobra para magamit pa sa susunod na face shield. Babalutin natin ang styrofoam ng sticker. Kung wala namang sticker, pwede namang gumamit ng papel. Kailangan natin itong balutin para mas maging malinis at hindi visible ang styro. May nagawa na tayong dalawa at ganito ang naging itsura, kaya isa na lang ang kailangan natin gawin. Pagkatapos nito, ay pwede na nating idikit sa loob o sa likod ng headband. Gamit ang glue gun, ay didikit na natin ito una sa gitna. At ganun din sa magkabilang gilid. Pa ng konti para maayos ang pagkakadikit. Dahil ito ang magsisilbing buwang sa pagitan ng ating mukha at ng face shield. Ihanda na natin ang acetate. Gugupitin natin ito ayon sa hugis at sa haba na gusto natin. Idikit ang plastic sa headband, gamit pa rin ang glue gun. Pasigsag akong naglagay ng glue para siguradong matibay ang pagkakadikit. Huwag mag-alala kung nakikita ang mga nakadikit na glue, dahil tatakpan naman natin ito mamaya. Maglalagay na tayo ng style sa ating face shield. Ididikit natin itong ribbon sa paligid ng headband. Gupitin ang ribbon ayon sa haba gamit ang gunting na pangtela. Pwede kayong gumamit ng ibang kulay ayon sa gusto ninyo. Para hindi tayo mapasok. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng accessories. Ilalagay natin itong crystal beads para magkaroon ng style at maging simpleng fashionable ang ating face shield. Here's the final outcome!
Thank you for watching! If you like this video, please do like, share and subscribe. And don't forget to click on the notification bell so that you'll be notified for the next videos. Stay safe everyone! God bless!